for today's video po ay ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa dito pag umaga sa Simara Island. Tayo ay maglalagay sa lilom ng kalabaw. Kung baga sa amo ay mapasilong at karabaw. Simara Island. Mainit na kasi kaya kailangan ilagay na sa lilom yung kalabaw. Shout out sa mga manok ng kapitbahay. Tara, saramahan nyo ako. Kapaligo na ako ng mga manok. Pupunta na ako doon sa kalabaw. Ito ang aming lugar dito sa Simara. Hindi pa ako nakapagtabas. Ha? Ha? Tropang bars. Shout out kay Lula Bisit. Kay Lulut ng kapala. Kan. Walain galing Bakten, mainit. Ang aking father na masipag, maglalaga sila ng ice cream. Ay, kaguyang hinaw ko yung bubutang. Yan, pupunta tayo sa palayaan at kukuha ng kalabaw. Yun yung kalabaw, oh. Nainit na. Yeah. Ganitong itsura ng aming lugar dito sa probinsya, puro palayan. Tapos yung mga palay, minsan lang dito magtanim, tapos yung mga palay kasi ay hindi pag hindi unulan, lugi ang magsasaka kasi inaantay lang dito ang ulan, wala kasi dito ang patubig. Ang style ng palayan dito ay parang pataas, hagdan-hagdan palayan. Parang ano, yan ah. Yun yung babaeng kalabaw, oh. Mainit na. Pag nainita na ang kalabaw, yan ay nakataas ang ulo. Nakatingala na. Tapos paikot-ikot dun sa kanyang tinalian. Itong lupang ito, kaysa ay Angkol Ipe. Pilipe Pitalbiro, shout out sa Pilipe family. Pilipe Pitalbiro, Pitalbiro family. Shout out sa aking classmate na si Hana. Hana. Yan yung kalabaw na babae. Yan yung may anak. Sana kaya yung anak nito nauna na ata sa malilom. Mang, where is your ayun, tumago yung kanyang sisiw. Yung kanyang anak, tapos yung tali ay
sa Malilom. Come to daddy. Yan ang itsura ng aming probinsya. Talo na. Lalaki yan, nakaswerte lalaki na. Ay hindi na mahirapan yung inahin pag aararo. Kasi kahit dito inahin, inaararo kapag walang pang lalaking anak. Pag may lalaking anak na, inaano na yan. Pinapahinga na yung inahin pag malaki na yung kanyang anak pang araro. Dito ilalagay isa Malilom. Dito ang pasilungan. Silungan ng mga kalabaw. Ito ang puno dating, ito'y kinakatakutan namin. Maliliit pa kami. Dami kasi dito ang nalabas dating mga white lady. Ngayon parang wala na. Tali na natin dito. Yun guys, natali ko na siya. O, nandun, natali ko na. Yung isa na naman ang pupuntahan natin, nandun sa Bible. Mahirap nga lang dito magkapera. Kasi pag pera dito, pag walang mga trabaho, saan kakapera ka dito? Dito ay may deal ka. Upras. Tapos may alaga ang hayop. Mga baboy, kambing yun, binibinta para magkapera. Pero ang trabaho dito, minsan lang may nagpapatrabaho dito. Tapos ang dami pa dito mga skilled worker na din. Kaya bibihira kang magkukuha dito ng trabaho. Magkakatrabaho dito pag anihan. Itapos na ang anihan dito. Ito, may anihin pa dito yung parang amin sa tawagin. Pangalawang bunga. Ami. Yun yung isang kalabaw namin. Dami din dito mga alagang baka. Ito ang kawawa, bagong tanim tapos hindi na inulan. Bagong tanim to eh. Hindi lang inulan, naninilaw nila. Pitak-pitak na yung lupa niya. Laki nito kaya lang hindi inulan. Masasayang lang yan, nandabot yun doon. Dito man ata to. Dati, ang dami naming sinasaka dito. Kaya lang kunti na ngayon kasi yung kapatid ko na lang nagsasaka. Stepfather ko naglalako na ng isa. Kalabaw. Dito nakalagay sa pinaganihan ng palay na may pulo. Ang aming lugar. Kita yung isolation facilities. Puno doon dadalhin. Mainit na yung mga kalabaw ay mahina to sa init. Pag sila yung sobrang init, namamatay din. Yan. Dito dati nakatira sa bundok na to yung aming lola. Kaya lang ay kalabaw. Kalaki ng paltak.
Sa iba yan, tawagin, usok. Sa amin, usok pala. Sa iba, paltak. Nauna pumunta dun sa kanyang pupuntahan. Mainit na eh, kaya natakbo na. Alam niya na yung kanyang pupuntahan. Nauuna siya. Ganito lang kasimple ang buhay dito, tahimik. Wala kang isipin umaga kang gigising kasi wala ka naman trabaho. Yun nga lang, kailangan mong magtiyaga sa sardinas lagi ang ulam. Sardinas, daing, tapos bagong. Ganun lang buhay dito. Kakain kang kamote, kamuting kahoy. Ay yung mga may asawa na talagang kailangan magsipag-isagay sa aking binata. Buhay na buhay dito. Kasi hindi naman ako mapili sa pagkain. Kaya ganun lang. Pag sa Batangas kasi, sasahod ka din, madami ding babayaran. Dito sa probinsya, pwedeng hingi-hingi. Kung meron kapitbahay, hingi ka lang. Ganun lang. Pakapalan lang ng mukha. Pero pag ikaw naman ang meron, mut sila din, bibigyan mo din sila. Ganun lang, dito bigayan baga. Ito ang lalaki pang araro namin. Bawal magpangumpay. Lalagyan nila kasi mayroon nakuha ng kumpay. Ah! Hindi mo na alam kung saan yung iyong bahay. Ito sa kabila, nandyan yung, yun yung inahin. Ito ang isa doon sa kabila, baka sila ay magsuntukan doon sa... simbahan namin. Kasi yung mga tao daw dito, tamad pumunta ng simbahan, ay nilagyan na lang ng simbahan sa malapit para wala na silang idadahilan na kaysa malayo, kaysa malayo. Nilagyan na ng simbahan ngayon. Pag sila tinamad pumunta ng simbahan, ay iwan pulaan. Dito to nilalagay. Dito din dati yung mga sabi nila ay meron ding nagpapakita dito, mga white lady. Mga punong ganito dati. Ito na yung mga puno dati na kahit may butas na sa gitna, dinaanan ng ilang bagyo, hindi man ito nabubuwal. Dito dati ay may artesian well. Yung tunggaan dati. Ay dahil may mga gripo na din, pabayaan na din. Kaya, ano na,
Pinampiya na misya doon. Tinangkilik. The Calabaw. At tayo'y uuwi na. Yan lang kasimple dito sa Pilipinas. Kasimple sa Simara. Yan lang, mahirap ang pera talaga eh. Pero kung marami ka namang alaga, marami kang alagang baboy. Pag nanganak ang baboy, may biik. Mahal dito ang kilo ng biik na 160 na. Pag ang baboy mo may 10 anak, tigsi 10 kilo, malaking pera na din. Malaking pera na din yun. Tapos kambing. Yan yung mga kambing na alaga ng kapatid ko. Yun yung akin, yung malaki. Paalaga ko sa kanya. Hindi lang ako binibigyan pa ng parte. Hindi ko na sinisingil. Yan. Ganito lang ang buhay dito. Simple-simple lang. Minsan nakakaulam din ang masarap. Minsan naman, sakto lang, sardinas. Pero lang. Meron yung isang pinahin. Calabawers. Kamustahin natin kung okay lang doon sa kanyang talian. With baby kalabaw. Kalabaw, how are you? Bye bye. Ganito lang ang buhay. Ang buhay ay parang laro. Pwede mong laruin lang. Pwede ka naman di magseryoso. Life is just like a game. If you don't know how to play, you can lose. But just remember, if you control the rebound, you control the game. Sakuragi. Ganun lang. Ganun lang kasimple ang buhay. Tutunggaan din namin to dati. Ay, may mga gripo na. Kaya wala na. O, mga kambing dito na tagtatay. Ay, bulate pa. Ito pa, ligawan ng kambing. May bakod. Pero yung kambing ay mahinang mga katawan. Baka. Baka niya kulipi. So layap ulit sa aming probinsya, Simara Island, isla ng pugit magaganda. Pag nakakita ka dito ng pangit, nagbakasyon lang sila. Ayan yung simbahan namin, Ayip Ay. Ganito lang ang itsura ng aming lugar dito, parang masukal, parang napupabayaan sa pagtabas, pero ganyan lang talaga ang buhay. Pag hindi lupa, hindi niya lupa, hindi pa nakikialaman ng tabasin, kaya diyan ay sa gilid na ng iyong bahay, eh walang makikialam niyan. Pero wala naman dito ang mga sawa, kasi pag nagpakita dito yung mga saway, kinakatay na. Kaka, ano din kasi yun, kakadistroso sa mga alaga ng tao. Ito dati yung aming sampalok na malaki. Ito ay tumumba na dati, pero nung nagbagyo ulit, tumumba ulit. O yan o, ugat na yung nakikita niyo. Ang bahay ng kapatid ko. Yan, sampalok, malaki yan.
ang itsura ng bahay dito sa amin. Ang baboy sa amin, kulay itim. Yan ang bahay ng stepfather ko. Yan ang dati namin bahay, yung sa kapatid ko. Ay nag-asawa ng kapatid ko. Yung kapatid ko na tumira. At ito nakakulong yung aking ibig. Yan yung mga bahay na namin. Mga manokers. At dik! Dik, 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 dik! Oh. Baboys. Ito yung alaga ko. Dik, budik, budik. Yan ang gagawin kong inahin. Shout out kay Mamay. Yan ang aming kusina. Simple lang pero tutumba na. Manokers. Yan yung kubo. Yun nga guys, nakauwi na ako. Nandito na ako sa bahay. Salamat sa panonood ng video ni Mang Kiko. Kahit nakakasawa na ay hindi pa rin kayo nagsasawang panoorin at suportahan ng Mang Kiko TV. Maraming salamat sa inyo at sa patuloy na pagsuporta sa inyo. Hanggang dito na lang at maraming thank you.